sa tulong ng abogado ko, naklaro namin na wala kang kinalaman sa nangyaring pagpatay kay Morgana. Ingo, you were right about my dad. Please help me. Tumakas lang ako so I can call you. Basta mag-ingat ka, papunta na kami dyan. Ba't ba kailangan sumama ka pa sa operasyon ng mga pulis na yan? Kaya na nila yan. Ma, hindi ko pwedeng gawin yon. Kailangan ko iligtas si Helen. Walang tao dito! Isa lang ibig sabihin nito, nakaalis na sila. I won't do this! Wala na tayong oras! Sumakay ka lang po, di ba? Kung hindi! Babarilin mo din ako? Go ahead, Dad, shoot me! Pero hindi ako sasama sa'yo! Ingo, I managed to escape. Pero hindi ko alam kung nasan ako. Kasama ba si Tito Victor? Papunta na siya sa office. He's about to leave. Hurry! Alam ko kung nasan si Victor. Tara! Sige! Oh, tara natin! Mga polis! Punta niya! Hindi pa tayo tapos, ikaw. Hindi pa tayo tapos. I know he feels that I betrayed him. Sana lang mapatawad niya pa ako. Hanapin mo si Bernard Bulat. Sabihin mo sa kanya. Agreement niya ang gagamitin natin dito para makalabas ako. Clay! Lola, akin po ito? Oo, Ingo. Matagal nang dapat sa'yo yan. Lola, sobra-sobra na po ito. Hindi ko na po... Ingo, hindi ako nagbigay sa'yo yan. Ang papa mo nagbigay. Si papa? May iniwalang kotse si Carlos, mama? Oo, Anita. Kasama nung trust fund na dapat nakuha ni Ingo nung nag-21 siya. Pero ginawa ng kung anong milagro ni na Victor ang mga papeles at dokumento, kaya hindi na pa sa inyo ang dapat iniwan ni Carlos. Eh di ibig sabihin na hindi pala totoo na hindi ako kinikilala ni Papa. Anak, yan yung gustong klaruhin ni Morgana kaya gusto niya tayong kausapin. Yan yung gusto niyang ayusin bago siya ipapatay ni Victor. Tama yun, Anita. Dahil bago mamatay si Morgana, kinausap na niya itong si attorney na ayusin na yung mga papeles at dokumento tungkol dito. Ito pa lang sinasabi ni Morgana na pagkakamay lang na gusto niyang itama. Sa mga papeles na pinagawa ni Morgana, hindi lang ito ang mapupunta sa inyo, Ingo. Talaga po? Hindi lang po ito? Meron pa po? Oo, Apo. Meron pa. Anak. Anak, nakauwi na tayo, anak. Oo, Mama. Natupad ko na yung pangako sa inyo. Nandito tayo ulit sa bahay natin. Ito na tayo? Oo nga, anak. Welcome back, Ingo, Adita. Ito ang tahanan nyo. Ito ang tahanan ng pamilya ng anak ko, kaya kayo yon. Kayo ang nararapat dito. Dati po, sa labas ko lang po ito nakikita. Tama nga ang sinasabi ni Kuya. Ang ganda pala ng bahay natin. Kung nandito si Morgana, nasisiguro akong hihingi siya ng tawad sa inyo sa pagpapalayas niya sa inyo sa bahay na ito. Ganon din ako. Ingo, Anita, hindi ko dapat inaagaw ang bahay na ito sa inyo. Ama, kalimutan na po natin yan. Mahalaga. Kaayos-ayos na tayo ngayon. Tama po si Mama. Isa pa, kung nabubuhay si Papa, isa lang mo po ginusto niya. Magkasundo tayo lahat. At sa palagay ko, natupad na natin yan. Salamat, Anita. Salamat, mga apo ko. Pero bagong lahat, may isang bagay pa akong dapat ayusin. Ano po yun? Nitong mga nakaraang buwan, it's not a secret to anyone that Salazar Gun Company was dragged into the news. Nasangkot ang aming kumpanya sa ilang mga issues
ilang mga kaso at di magagandang pangyayari. But all that has been cleared now. And we're putting all the negative behind us. We are now moving forward. Kasabay noon ang magiging bagong management at mga bagong may-ari. Ang anak at may bahay ng aking anak na si Carlos. Sina Ingo at Anita. Bossing, bulong-bulungan dito sa loob. Big time ka raw. Anong ginagawa niyo dito? Kahaman kasi pare. Dami nang ang pera, hindi pa makontento. Pambihira. Kosa, yan ang walang dahilan. Magpakasama. Mayaman yan eh. Kapitan! Oh, my God! Bayo! Si Kapitan, no! Tol! Tol! Wow, Tol! Kapitan! Hayop yung poro natin! Gwapong-gwapo, Tol! Sosyal! Nanay! Anep, Kapitan! Hindi ka na namin nakilala! Tama sinabi nila! Big time si Kapitan Ingo! Oo nga, Kapitan! So, mga suot nyo, parang hindi na kayo bagay dito sa looban, eh! Kapitan! Baka kalimutan mo kaming taga-looban, ha? Nako! Hindi totoo yan. Ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Ako pa din yung Kapitan Ingo ninyo. Hindi ako nagbago. Tama ang anak ko. Taga dito pa rin kami. Kaya nga nandito kami ngayon eh. Saka meron kami dalang sorpresa para sa inyo lahat. Oo. Sorpresa yan, tita. Kaya dapat gawin nyo, tawagin nyo lahat ng mga taga-looban at may anunsyo tayo sa barangay. Sige. Sa barangay. Tawagin nyo na! Mga kabarangay, mga kapwa ko taga-looban, mga kasama kong nakipaglaban para sa ating mga karapatan. Hawak ko na ang tanda ng ating tagumpay. Ito ang titulo ng lupa ng mga kinatitirikan nating mga tahanan. Hindi na natin kailangan mangamba na balang araw ay mapapaalis tayo dito. Dahil mga kabarangay, sa atin na ang looban! At siyempre, itong huli ay para sa akin. At magsasama-sama tayo hanggang sa huli nating laban. Wala! Sinira mo lahat ng plano ko, Ingo. Sinira mo ang buhay ko. Ang buhay ng anak ko, katulad ng ama mo. Hindi pwedeng ikaw ang makinabang sa pera ng kumpanyang pinag-uusang ko ng pawis at dugo. Hindi ako makakapayag. Hindi po pwede. Saya natin dito nung nabubuhay pa siya. Sa tingin ko, kung nasaan man ang papa mo ngayon, masaya yon. Kasi andito na tayo ngayon. At alam ko rin, anak, hangang-hanga sa'yo yon. Dahil sa katapangan mo, sa ipinakita mo lakas ang loob, sa lahat-lahat. Alam mo, anak, bihira ko lang to sabihin sa'yo.
Pero mula nung nawala ang papa mo, ikaw na sandigan namin ng kapatid mo. At dahil sa ipinapakita mong hindi pagsuko sa mga problema, lalong lumalakas ang loob ng mama. Sa mga pagpupursige mo na matupad yung pangarap natin, lalong tumitibay ang loob ko na magtatagumpay tayo. Salamat, anak. Wala yan, ma. Tsaka mahal kita eh. Mahal ko kayo ni Joey. At tinutupad ko lang naman yung pangako ko kay Papa. At tandaan mo, habang nabubuhay ako, puprotekta ko kayo. Attorney! Nahanap ko ng pinapahanap mo, Victor. Nasaan siya? Allergic daw sa kulungan, boss. Hindi ka daw madadalaw. Nasabi mo ba sa kanya na gusto ko sumakay siya? Oo. Sabi niya, ibigay ko daw sa'yo ito. Mag-sandwich ka daw muna. Sir, kala ko na tapos ka ng trabaho sa'yo. Alam mo kasi nakakulong ka na ngayon eh. Si Ingo ang dahilan ko bakit ako nandito ngayon. Wala akong ibang gustong gawin, kundi patayin siya. Huwag mo sabihin wala ka ng balak kumantay sa pagmatay sa tatay mo. Siyempre meron, sir. Ayaw ko lang minadali. Kasi siyempre, ayaw ko nang magkamali ulit. Kung gano'n, magtulungan tayo. Ilabas mo ako dito. Sabay natin papatensin ko. Ano bang plano mo, sir? Ang agimod mo, gamitin mo. Ilabas mo ako dito. Sir, ibang usapan yan. Handa ako magbayad. Wala akong problema sa pera. May pagkukunan ako. Sige, sir. Nagawa ng paraan. Pupusit ko yung agimod ko dyan. Sige, sige. Helen, sana maintindihan mo. Gustuhin ko man, pero hindi ko magagawa ng maiatras yung kaso laban sa tatay mo. You don't have to explain, Ingo. Naniniwala ako that Daddy has to pay sa lahat ng mga kasalanan niya, sa inyo at sa batas. Pero hindi natin maitatanggi na dahil dun, things will never be the same between us. Hindi natin maibabalik ang dati. Sana tandaan mo, kagaya nga na sinabi ko sa'yo dati, mahal na mahal kita. At hindi mo babago yan. Nandito yan. Please don't make it harder than it already is, Ingo. Masakit din to para sa'kin. Nung nagkahiwalay tayo dahil sa nangyari, I never stopped loving you. Pero hanggang hindi na ayos ang problema sa inyo ng daddy ko, things can never be the same between us. Hello. Kasi I hope this is not goodbye, Ingo. Maybe someday, pag maayos na ang lahat, tayo pa rin pagdating sa huli. I'm sorry, Ingo. Helen, kung may kailangan ka, may problema o kahit ano, tawagan mo lang ako. Andito lang ako. Pangako yan.
yan, Tol. Tama na yan, Tol. Tama na. Anong gusto mo gawin ko? Maglasing ako. Sabi ng mama ko, bawal yon. Magpakamatay ako. Mas mahalaga naman ang buhay. Mahalaga ba? Yung nakipaghiwalay sa akin si Helen, anong gusto mong gawin ko? Eh, Tol, basta. Tama na, Tol. Huwag mo iisipin yun. Okay lang yan. Okay lang yan, Tol. Lakas din naman ang loob mo eh, no? Nagka-girlfriend ka na ba? Di pa. Sabi lang nila. Eh, naman pala. Ano matutulong mo sa akin? Hindi ka pa pala nagka-girlfriend. Hindi, Tol. Alam ko na nasasaktan ka, pero Tol, alam naman natin na mahal ka ni Helen. Tapos ikaw, mahal na mahal mo siya. Tol, ang ibig sabihin, pagka magkaayos na kayo ulit ng airpods niya, eh di magiging kayo na ulit. Tol, kung gusto mo mas mabilis, iurong mo na lang kayong demanda, Tol. Makalaya si Tito Victor mo, ayun, magiging kayo na ulit. Di ba? Papatawa ka pa eh. Hindi ka na nga nakakatulong eh. Alam mo ko ako ikaw, lumabas ka na at maghanap ka ng syota. Hanap ng syota? Kain na. Pero gaya nga sabi ni Mama, kailangan bago mo daw isipin yung sarili mo, isipin mo muna yung kapakanan ng iba. Lalo na, Tol, pagka may malaki kang responsibilidad, katulad ni Kapitan Ingo. Alam mo, Tol, hindi ko pa nasasabi sa'yo to. Pero bilang kaibigan, kapitbahay mo, bilang kasama mong lumaki dito sa looban, taos puso ang pasasalamat sa'yo ng lahat mga taga dito sa atin. Kundi dahil sa'yo, wala na kami dito. Ginawa ko lang tungkulin ko, Tol, bilang kapitan ng barangay natin. Hindi ka lang basta kapitan, Tol. Ikaw ang panangga namin laban sa mga kalaban. Ang tagapagtanggol sa lahat ng problema. Siyempre, sa tulong na agimat mo. Alam mo, Junjun, kung meron man akong hiling para sa barangay natin, iyon ay dumating ang araw na hindi na kailanganin ng isang katulad ko. Yun bang yung dumating yung araw na kapag may nangailangan na ipagtanggol, ipaglaban, kusa ng kikilos ang bawat isa dahil yun ang tama at yun ang dapat. At sa palagay ko naman, naumpisahan na natin yun nung ipinaglaban natin ang looban. Naipakita na natin ang halimbawa. Siguro, darating ang araw na hindi na nila kailangan si Kapitan Ingo at ang agiman niya. Teka, parang kulang kayo ah! Si Martinez! Nasaan si Martinez? RB2G1, si Martinez, nawawala! Magkano na nangyari? Si Martinez, nawawala! Tara!
Hello, Hepe. Ano? Sigurado ba kayo? Anong ginagawa natin dito? Baka masundan pa tayo ng mga pulis dito. Sandali lang, sir. Kailangan kong gamitin to. Masama ang tama eh. Kaya mo pa ba? Kaya, sir. May alam akong clinic dito. Papasukin ko yun. Pero pera muna na agimat ko. Ibang klase din tong agimat mo, ha? Makapangyarihan ang may hawak na ito. Alam ko yun, sir. Pero sa ngayon, kailangan ko muna yun para makakuha akong gamot. Hindi mo na siguro ito kailangan? Bakit? Teka, sir. Hindi akong kalaban dito, di ba? Si Ingo. Siya yung papatay natin. Oo nga. Pero hindi na kita kailangan eh. Kaya ko na ito mag-isa. Gamit itong agimat mo. Sir! Huwag, sir! Dito na ako. Hawak ko na ang agimat na papatay sa'yo. Yung agimat na nawawala. Sino naman kumuha nun? Si Victor. Si Victor ang pumatay kay Bernard. Kalat na dito sa buong barangay yung tungkol sa pagtakas si Victor. Sa alam ko, may kinalaman to sa pagkawala ng agimat ni Bernard. Kaya kailangan mag-ingat tayo ngayon. Sumama ka sa akin! Dali! Nawawala ang isa sa pinakamatandang empleyado niya. Isang engineer na taga-design at taga-gawa ng bala. Steve Motol, anong kayang plano ni Victor? Nagawa ko na yung gusto niyo po, sir. Helen? Ayoko nang bumalik sa kulungan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabulok sa kulungan. Hindi mo na mahawak ang utak ng tatay mo eh. I don't know. I have to find him. Hanapin mo siya. Saan naman pupunta? Hindi ko alam. Pero hindi pwedeng wala akong gagawin. Dad, please! Wag! Dad, don't do this! Si Helen, di ko makontak eh. Basta mapatog ko. Helen! Patay ka na ngayon, Ingo. Papatayin ka niya, Ingo. Umalis ka na! Sino papatay sa akin? Si Daddy! Umalis ka na! Victor! Victor! Mahan ako! Ingo! Ingo!